Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuhan natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa lahat ng masugid na sumusubaybay sa channel na ito. Lalong-lalo na sa iyo, Lex, na nagbibigay buhay sa aming mga istorya. Ako ulit ito, si King the Watcher, na muli ay magbabahagi ng kwento tungkol sa kaibigan ng tiyuhin kong tawagin natin sa pangalang Melchor. Hindi niya totoong pangalan at sinadya ko pong baguhin ang tunay niyang pagkakakilanlan sa kadahilan ng maselan po ang naging karanasan niya at ng pamilya niya sa mga aswang. Si Melchor ay nagmula sa bayan ng Batangas. Napadpad lamang sa bayan ng Aklan dahil taga doon ang napangasawa nito. Pandak at tahimik na klaseng tao si Melchor, hindi kumikibo at hindi mo mabibiro pwera na lang kung kakilala ka niya. At kung namamansin man ito ay ngingitian ka lamang nito. Sa madaling salita, nagkita at nagkakilala kami sa bahay ng tiyuhin ko mga panahong hindi pa naganap ang isang pangyayari sa kanya nung nagbakasyon kami kasama ang kapatid ko sa bayan ng Aklan. Makalipas ang ilang taon, nagbakasyon uli kami sa Aklan kasama ko pa rin ang kapatid ko taong 2005. At nung dumating kami sa bahay ng tiyuhin kong si Kambal, naikwento niya ang karanasan ni Nong Melchor tungkol sa nakasagupa nitong aswang na sa huli ay kanyang napuruhan at napatay. Napatawa pa nga ako sa tiyuhin ko noon, sabi ko, "Totoo ba yan, tiyo?" "Oo. Pagkatapos naming mangisda mamaya, papupuntahin ko siya dito, sasabihin ko dumating kayo." "Kasi Lex, pag dumating kami dyan sa bahay ng tiyuhin ko, may priming yan sa gabi o yung inuman session ba? At may mga dala silang pulutan na seafoods kaya masaya talaga ang inuman." At yun na nga po. Pagdating ng gabi noon ay dumating sila yung mga grupong magkakaibigan ng tiyuhin ko kasama na noon si Melchor. Medyo nagulat pa nga ako sa kanyang pag-uugali kasi iba siya. Parang matalas at kabadong ugali na hindi ko maintindihan. Yun sana ang gusto kong itanong sa tiyuhin ko kung bakit ganun siya, pero di ko na rin natanong yun dahil nagyaya na sila at nagumpisa na rin itong mag-inuman. Nag-obserba lang ako kay Nong Melchor nung time na nagkatuwaan sila. Masayang nagkukwentuhan dahil nagkita-kita ulit kami. Tapos, napalitan ng seryosong kwentuhan iyon. Napansin ko ang seryosong mukha ni Melchor na iba siya na parang ang talas maningin sa amin. Ngunit ang sa isip ko na baka ganito lang talaga ang taong to. Maya-maya ay sinabi ng tiyuhin ko sa kanya, "Chor, kwento mo nga sa kanila yung pagpatay mo sa aswang." Di ko may bunong una si Melchor. Nanahimik lamang ito na parang sobrang seryoso ng iniisip. Ngunit, sinuportahan ng ibang kaibigan nila ang sinabi ng tiyo ko at sabay-sabay rin nilang sinabi kay Melchor na, "Di ka lang magproblema pre kay Mahinulsol na sila karoon kong madakpanta na sila. Abi nila guro o gapahog lang tadi." O ibig sabihin sa Tagalog ay, "Huwag ka lang mamoblema dyan pre. Baka magmakaawa sila kung mahuli natin sila dito. Kala siguro nila nagbibiro lang tayo." Tapos ayun, medyo tawanan konti at dun ay biglang sinabi ni Melchor na, "Sige." Pagsasanga yun sa mga kaibigan na kung titignan mo ay may kasamang pag-aalala habang palingon-lingon ito sa paligid. Doon ay nagkwento na si Nong Melchor sa amin tungkol sa naging karanasan nila sa aswang. Kwentong masasabi mong tumatak sa isip niya dahil nanginginig pa ang mga labi nito habang nagkukwento.
Ayon pa sa kanya, nagbubuntis ang asawa niya noon at nasa 4 na buwan na ang tiyan nito. Napapansin niya na lagi raw may umiikot na wakwak sa bahay nila tuwing gabi. Si Melchor po ay hindi naniniwala sa mga aswang nung una. Lagi naman itong nangangayaw ng hayop sa gubat tuwing gabi at wala naman daw po siyang may nakita o naengkwentrong aswang, kaya hindi talaga ito nagpapaniwala sa mga ganyan. Sabi niya, iba-ibang huni raw ang kanilang naririnig, minsan yung tik-tik, minsan naman ay yung kuto-kuto. Sa isip niya, bakit kaya sila palaging may bisitang ganun hanggang dumating yung puntong di na siya mapakali, kaya ang ginawa niya, kinaumagahan noon ay nagtanong-tanong ito sa mga kaibigan niya na kung bakit laging may dumadalaw at naririnig silang mga huni ng ibon o kung totoo ba talaga ang mga wakwak. Ang sagot naman ng tiyuhin ko sa kanya, Chor, delikado na. Di pagbiyay si misis mo isa lang sa balay niyo o paupod ka da sa mga partidos o inablos niya. Gabusong pangadaan, namian gina sila kahit hamot-hamot ta na sa ilang panimaho na. Oo pre, halong gid ka mo kay budlay na. Ibig sabihin sa Tagalog ay, Chor, delikado yan. Huwag mo iiwan misis mo mag-isa sa bahay niyo. Magpasama ka dyan kahit sa isang pamilya ng asawa mo o yung pamangkin niya. Buntis pa naman asawa mo, mabango yan sa pangamoy nila. Oo pre, mag-ingat kayo, mahirap na. Sabay-sabi rin ng iba pa nilang kaibigan. Kasi Lex, ang mga tao doon ay parang halos magkakamag-anak lang, kaya nakakuha naman agad sila ng pamangkin ng asawa niya para may makasama din sila sa bahay at may bantay na rin tuwing aalis si Melchor. Pagkatapos nun, may itinuro ang tiyuhin ko sa kanya na pangontra para kung sakaling atakihin nga sila, kahit papano'y may laban sila at tumalab ang gagamitin niyang sandata para sa mga aswang. Gabi-gabing tiniis nila ang mga tinig at pagbisita ng aswang, hanggang sa pinaghandaan na nga nila ito dahil hindi mawaglit sa isip niya ang mga posibilidad na baka isang gabi ay bigla na lang silang atakihin ng mga ito. Kaya ayon, kumuha sila ng uri ng kawayan na kung tawagin ay bagakay. Pinatulis ito at itinago lamang sa loob ng bahay. Itong mga pangyayari na to ay nagdulot din ng banta sa kanilang barangay noon. Kaya nasipaghanda rin bawat bahay doon dahil sa mga pagpaparamdam ng mga aswang sa barangay nila. Isang gabi, binisita niya ang kanyang punot o lambat sa dagat para matignan kung may laman na ba itong isda. Dala nito ang sanggot at lampara niya habang naiwan naman ang pamangkin at asawa niya sa bahay nila. Ayon pa sa kanya, habang naglalakad siya, marami umanong tinig ng aswang ang naririnig at talagang ramdam niya ang presensya ng mga ito. Sabi niya, baliwala raw po sa kanya nung una. Siguro, dala na rin ito sa pag-uugali niyang suplado o seryoso. Ngunit, maging sa pag-uwi niya raw ay sumusunod pa rin sa kanya at talagang pinaparamdaman siya ng mga ito. Hanggang sa dumating yung araw na nagpabago ng buhay niya. Alas 10 ng gabi, umalis siya ng bahay nila para bisitahin yung punot niya sa dagat. Napaaga siya noon dahil para kung may makuhang isda ay maaga rin itong makabalik sa bahay nila. Habang naglalakad siya, dala-dala ang sanggot at lampara niya ay panaitinig daw po ang wakwak. At talagang di siya nilulubayan nito, kaya naka-alerto na siya nung mga oras na iyon. Ang ginawa niya habang naglalakad, hinahampas niya ng sanggot ang mga damuhan at mga sanga ng kahoy sa paligid. Nung nakarating na siya sa bangka niya, ay nakasunod pa rin daw ang pagpaparamdam ng wakwak, kaya medyo kinabahan na daw siya noon. Ngunit, binaliwala niya ito at nagpatuloy lang sumakay sa bangka papunta sa kinaroroonan ng lambat niya. Noong andun na siya, para mailawan, nilagay niya yung lampara sa katig ng bangka habang tinitignan niya yung lambat sa tubig na baka may laman na itong isda. Ilang sandali pa,
Bigla na lang may malakas na hangin ang humampas sa kanya at namatay yung nakapatong na lampara. Maya-maya lang, tumunog ang wakwak na parang sobrang lapit lang daw po nito na ayon pa sa kanya, ay nasa taas lang ng uluhan niya. Sabi ni Melchor, wala siyang magawa kundi ihanda rin yung sarili niya na sa isip niya ay talagang aatakihin siguro siya ng aswang na ito. At di nga siya nagkakamali. Biglang hinila ng wakwak ang lubid ng bangka niya palayo sa puno at papuntang gitna ng dagat. Hinampas niya ang lubid ng sagwan at nung nabitawan ito ng wakwak, sa tulong ng buwan ay nakita niya ang anino nito. Sa pagkakalarawan niya, hindi hayop tulad sa paniki kundi talagang anyong tao na may malaking pakpak, mabalahibo, mahaba ang kuko at may mahahaba ring mga paa ito. Sa malapitan ay naririnig niya ang tunog na parang tinig ng asong pagod ang paghingal. Nabitawan nito ang lubid dahil sa pagkakahampas ni Melchor. Nung umalis na, akala niya ay wala na ito, ngunit nung tumingala siya sa taas, nakita niyang lumilipad ito na padaan-daan sa buwan na tila ba naghahanap lang ito ng tiyempo para atakihin siya. At doon, nakaramdam na siya ng takot at pag-aalala noon, kaya ang ginawa niya ay hinanda ang sarili habang nakaupo sa bangka at sabay itinaas lang ang sanggot. Nang sa isang iglap ay biglang inatake agad siya nito at dinakma ng wakwak na ayon pa sa kanya ay talagang dadagitin siya nito. Ngunit dahil sa nakataas ang sanggot niya, yun ang unang nasalubong ng wakwak at tinamaan nito na siguro ayon pa sa kanya. Gumuhit ng malalim ang sanggot mula ulo hanggang katawan ng aswang na siyang dahilan ng pagkakatalsik ng napakaraming likido sa mukha at katawan ni Melchor. Sabi niya, pagkatama ng sanggot sa aswang ay narinig niya ang sigaw nito na parang hiyaw ng asong hinataw ng malakas. Di na niya pinansin ang tumalsik sa mukha niya. At ang tanging nasa isip niya lamang noon ay umalis at makauwi agad sa bahay nila, sabay bugsay ng mabilis palayo. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay bigla raw pong nawala ang nilalang sa paligid. Nung makarating sa bahay nila ay umasok sa loob at umupo lang ito sa sulok. Di siya nakatulog hanggang nagising na lang madaling araw ang asawa niya kaya nakita siyang nakaupo, nakatulala. At nakahilamos pa ng maraming dugo. Napasigaw ang asawa niyang buntis noon, sabay tanong sa kanya na, "Chor, naano ka? Anong natabusi mo man? Sino kontra mo?" O ibig sabihin sa Tagalog ay, "Chor, napaano ka? Sinong kaaway mo?" Sabay yugyog ng katawan nito, ngunit tulala at hindi po ito kumikibo kaya umiyak na lang ang asawa niya at niyakap na lang si Melchor. Matapos malaman ng mga kapitbahay at kaibigan ang nangyari sa kanya ay pinayuhan sila ng mga ito na kung maaari ilayo muna si Melchor sa lugar kaya nagalsabalutan ng mag-asawa at umalis kagad sa bahay nila at pinaiwan lang muna sa tingin ng mga kamag-anak ang bahay nila doon. Isang umaga, may mga taong naghahanap kay Melchor at nagtatanong ang mga ito kung saan ang bahay nila. Naroon daw sila dahil namatayan ng pamilya at hinahanap nila kung sino ang pumatay dito. Ayon pa sa mga residenteng na pagtanungan ng mga taong yon, mga bagong mukha pero ang isang kasamahan nila ay kakilala ng isa sa taga roon sa lugar. Sabi niya, pamilya raw po ng aswang ang taong yon. At nung tinanong siya kung saan ang bahay ni Melchor ay hindi niya raw po iyon pinansin. Sabi nila, taga-ibang baryo daw po ang mga taong yun pero sakop na sa bayan ng Capiz. Dahil sa pangyayari, nagkaroon ng matinding nervyos at trauma si Melchor. Panaysambit lang ng salitang wakwak at nawala ang kanyang matinong pag-iisip. Halos 3 buwan din po ang gamutan sa kanya bago ito tuluyang gumaling. Ngayon ay hindi na po bumalik sina Melchor sa bahay nila. At para maprotektahan ang kanyang pamilya, tanging mga kamag-anak na lang nila ang naninirahan doon
at walang masyadong may nakakaalam kung saan sila lumipat ng tirahan. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Ako po ulit ito, King the Watcher ng Negros. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ng kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga nag-comment noong nakaraan nating video. Binabati ko po, syempre, unang-una yung sender natin si King the Watcher. Ayan, maraming salamat po sa kwento nyo. Kay Malik Mata, ayan, isang horror channel din po ito. Pwede nyo po siyang bisitahin at mapakinggan ang kanyang mga kwento. Kay Cheryl Ann Paburada, Jason Morales, Mags, Red G. Rosal, kay Abigail Navarro. Shoutout sa iyo, Kuya Alex, another videos. Sorry again, salamat. Napakasipag, walang sawang, walang pagod. Ayan. Thank you, Abigail Navarro. Kay MJ Love, Jujade Cabansag, Sian Kyle Cabansag, kay Ron Cabansag or Cabansag Family, kay Legendary Valrim, kay Homer Rihuzo, kay Rosalie Ulalia, kay Arturo Bugs on the Mix, kay Beverly Ambala, Filipina Palsa, Rosario Cristalien, Julius Castellano. Ayan. Shoutout boss, we're listening from Marinduque. God bless sa programa mo boss. Ayan. Thank you, Julius Castellano. Kay Melda Reyes. Listening dito sa Riyadh KSA, sir. Keep safe everyone. Most especially sa'yo sir at sa buong pamilya mo. Ayan. Thank you, Melda Reyes. Kay Lonely Angel, Ophelia Yasin, Relly and Jessamine, kay Jennifer Zantua, kay Aileen Mirafuente, Choco Cindy, Jasmine Santos, Maris Advincula, Gersel May Grijaldo. Salamat sa kwento, sir. Shoutout sa family ko sa Pinas Mutia Recto family. Ayan, thank you. Kay Dennis Panganiban, Japanese character, or si Burley Mandukuro. Ayan, thank you sa pakikinig. Kay Ruel Piedad, Cleo Figuer, Jude's Evening Star, Niche TV. Ganda po ng stories, sender, boss, katakot. Ayan, kay Sally Coleman Hashins, good day po, here, California, listening to your wonderful story and your beautiful voice, Sir Alex. Ayan, thank you, Sally Coleman Hashins. Kay Helen Johnson or Johnston. Ayan, kay Luna Luzada, Ariel Panget, Janet Liguaton, present sa pagbamati, salamat sa update mo, guwapong narrator. Ayan, thank you, Janet Liguaton. Kay Jel Catanes, shoutout naman po sa amin idol Alex, JR Didal, Kathleen, Kyle, at ako na din po. Ayan, lagi po kaming nakikinig mula dito sa Lapu-Lapu, Cebu. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan, Jel Catanes. Kay Grace Petechu, mabuti na lang at naagapan sa pangawa. Kay Risa, ayan, thank you po. Kay Ruby Laveras, Arieta Nanuevo, Linda Lin, MC Estrella, kay Gina Kalunod, good morning Sir Alex, nahadlo ko sa storya ni Butchoy, maayo gani, kay wala siya gipaak sa ungo. Ayan, thank you Gina Kalunod. Kay Juancho Gonzaga, Jim Torres, John Rainiel Zacate, Susan Frincilio, good morning Sir Alex, kakagising lang, kaya now lang nakapakinig. Ayan, thank you. Kay Sars Eliome, kay Maria Fumuto, ayan, kay Maria Fidiviarte, kay Luna Ray Perez, kay Nena Black, ganahan ko darigyod kay tinuod ang mga istorya, dili mga gahom-gahom nga lisod tuuhan. Ay ano, thank you Nena Black. Kay Evelyn Garcia, Juvie Agustin, Roda Rivera, Janiel Quezon, kay Kula Pepe Ibit. Ayan, hi, good morning sa lahat nandito, lalo na sa narrator natin na sobrang pogi. Ayan, thank you po Kula Pepe Ibit. Kay Wilma Daria, morning idol, ganda talaga ng mga kwento mo, lalo na ang boses mo, sarap pakinggan kapag nag-ilonggo ka na. Shoutout naman po silent listener from Hong Kong, God bless always Lodi. Ayan, thank you Wilma Daria. Kay Helen Ruiz, Jemima Maghanoy, kay Miss Puerto, maganda ang mga istorya dito sa channel niyo Sir Alex, walang halong fiction, I mean maganda na nakakatakot. Ayan, thank you Miss Puerto. Kay Melanie Pulinag, hello po Sir Alex, ang ganda po ng story mo, pa-shoutout po please. Ayan, hello Melanie Pulinag, thank you sa pakikinig. Kay LCD Acosta, good morning sa lahat at sa iyo Boss Alex, ang masasabi ko sa karanasan ni Butchoy, sayang yung sa duwende, sana kinaibigan niya kasi yung daladala niyang libro maganda yun, sayang. Ayan, thank you LCD Acosta. Kay Judith Nonan, Donna Monares, kay Silita Zalazar, kay Jeneline Akalain, kay Grace D. Guzman, maayong
buntag, ayan, kay Sweet Lady Centeno. Hello Sir Alex, ganda pumuli ng ibahagi mo sa amin. Ayan, thank you. Kay Michelle Pusay, Bunsay Chua, Lily Guthar, Lily Guthart. Ayan. Shout out po, new subscriber here, listening while working overnight here in South Haven, Mississippi. Ayan, thank you Lily Guthart. Ayan, tama ba? Ayan, thank you po. Kay Marie Karin, shoutout naman, listening from Kuwait. Kay Darren Weird, listening pre, salamat sa walang sawang pag-upload. Magandang story, God bless. Ayan, kay June Cortel, Joris Ivano, Vanessa Apilat Gilia, kay Matilde Perez. Ano ba ang itsura ng wakwak? Pwede ko bang makuha contact number ni Botchoy? Ayan, kung gusto niyo po siyang makausap, pumunta po kayo sa page natin sa FB. Andun po siya. Ayan, thank you Matilde Perez. Kay Jaymar Villarmino, good afternoon Sir Alex, thank you sa magandang kwento ng horror story mo. Ayan, thank you po. More power from Hong Kong. Ayan, kay Jennifer Eriman, kay Diocese Basilio, good evening po Sir Alex, na late ng pakikinig, now lang po ako bumalik sa bumalik ang connection. Ganda lagi ng mga kwento, nakakawili talaga makinig lalo na sa boses nyong malambing. Tuwang-tuwa po ang mga kids ko na marinig nila name nila. Dami ko rin experience sa mga kwentong aswang yung bata pa ako sa probinsya kahit dito sa Quezon City ngayon Sir Alex. Ayan. Pwede nyo pong ma-share, may mga link po tayo sa description box ng mga video. Thank you Diocese Basilio at sa mga anak mo dyan. Kay Leslie, thank you so much sa nice horror stories. Listening from Muscat, Oman. Ayan. Kay Jolina, hi po sir, good evening. Ganda talaga ng boses mo. Pa-shoutout naman po sa mga kasamahan ko dito, Christina Castillo at Elna Ismerio. God bless po. Ayan, thank you. Kay Junard Magnifico, good evening Sir Alex, ganda ng kwento mo kanina. Ayan, thank you po. Kay Miss Ning Mary Shahin, late na ako boss, musta kayo? Ayan, ito okay pa rin. At kay Diocese Basilio, sabi niya, pahabol po Sir Alex kasi yung kids ko na nakatingin sa pagtatype ko sa comment, nagtanong ba't daw wala yung name nila. Ayan, Pa-shoutout po sa mga kids ko, sina Jetro, Zian, Arian at Beth, lalo na kay Zyros na makulit. Ayan. At sa mga ka-Southern Mindanao, sana po huwag tayo mag-skip ng ads para sa ating malambing na narrator. Ayan. Thank you sa inyong pamilya dyan, Diocese Basilio. At sa lahat ng mga silent listener, ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Huwag niyo pong kalimutan ng notification bell para naman po ay updated kayo sa mga bago naming kuwento. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga suportang binibigay po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.